Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. It's me, Payong Kaibigan. I'm sure para pong sinisilaban sa puwet ngayon ang mga matataas na opisyalis ng PhilHealth. Bakit nga ba? Kasi hindi na po napigilan at sumabog na po ang issue ng talamak at lantarang korupsyon dyan sa loob ng ahensya na yan. And this time around, sabi po ni Pangulong Duterte, enough is enough. Paiimbestigahan na po niya yan. Kumbaga siya na po ang mag-initiate ng investigation, magbubuo po siya ng team, okay? At mananagot ang dapat managot. Di ba nga, nilagay po ni Pangulong Duterte dyan ang President at Chief Executive na si Ricardo Morales hoping na sana maklean up po niya ang organization. But unfortunately, until now, it's as if para pong walang nagawa si Sir Ricardo Morales. At eto na nga po, di ba? Nakakahiyaman, pero gumalaw na po talaga ang ating presidente. So paano po nagkaroon ng talagang napakalaking apoy ang isyu na ito? Ito po ay nagsimula dahil po may kumalat na resignation letter ng mga tatlong high-ranking officials ng PhilHealth. At dahil nga po ito sa isang virtual meeting, di ba? Dahil nga po sa panahon ng pandemic, hindi na po posible yung parang face-to-face meeting. Ang ngayon po, ang in na po, ang new normal na po sa mga meeting ay yung mga WebEx, yung mga online meeting. So doon po sa online meeting na ginanap sa loob ng PhilHealth, nagkaroon po ng matinding sigawan at sagutan ang mga matataas ng opisyalis ng PhilHealth dahil nga po sa questionable transactions, di ba? Sa mga maanomaliyang transactions at yung mga fraudulent and overpriced procurements. Heto na po ang ating parang pinakakaabangan. Sila-sila na mismo ay talagang nagtuturuan na. So ganun po talaga ang mangyayari pag may nangyayari pong hindi maganda sa loob ng ahensya. In my personal point of view, sa corruption po, it's either kakampi ka po nila or kalaban ka nila. There's no such thing as in between. Diba? Kasi pag nasa loob ka po ng sistema na hindi maganda, it's either i-absorb mo or ibagay mo ang sarili doon or tumiwalag ka. So ganun nga po ang nangyari dito sa isang abogado na talagang nagsabi po siya na hindi na niya makayanan ang talamak na issue dyan sa loob ng PhilHealth. At matagal na po yung issue na yan ng talamak na corruption sa PhilHealth since 2017 pa po yan at hindi pa rin po naayos. Nung nilagay po dyan si Sir Ricardo Morales, hoping na sana malinis yan, di ba? Just recently, nagbigay po siya ng press statement na ayun, wala naman daw pong nakikita ang anomalya or unaudited. May term po siya eh. Wala naman po nakita yung ating mga state auditors na enough reason para masabi na may kalokohan or pangungurakot sa loob ng PhilHealth. Pero guys, insider na po mismo ang nagsabi, okay? At syempre, as expected, ang PhilHealth nagpalabas po sila ng official statement. Sinasabi po nila na doon po sa tatlong high-ranking officials na nag-resign. Ang isa daw po doon ay talagang wala namang dahilan, kumbaga nag-resign lang. Yung isa po nag-resign daw po para mag-pursue ng kaniyang siguro mas mataas pang pag-aaralan. Diba? At yan daw pong pangatlo, kaya po siya nagbigay ng ganung paratang sa PhilHealth ay dahil may mga personal reasons siya, work-related, parang mga ganyan ang gusto niyang pinaglalaban. So ibig sabihin, parang kino-cover up pa ngayon ng PhilHealth na wala po talagang nangyayaring maanomalyang mga transaction dyan sa loob ng ahensya nila. Pero ngayon, marami na pong matataas na political personalities ang talagang nag-voice out ng kanilang opinion at sinusulong po na imbestigahan na nga po talaga ang PhilHealth. As a matter of fact, sa pagbubukas po ng sesyon ng Senado, yan po ang pinaka-priority nila. Okay? Paimbestigahan na po ang PhilHealth. At maging po si Speaker Roque nagsabi dati na ito pong yung PhilHealth President, kung hindi po niya kayang linisin ang ahensya na yan, ay might as well
maghahanap na lang po sila ng tamang tao na gagawa dapat ng responsibilidad na yan. Okay? At syempre, hindi po natin makakalimutan, kaming mga OFW, hindi po namin makakalimutan ang minsan ang paglinlang nyo sa amin at talagang pinilit nyo na ipataw yung 3% mandatory PhilHealth contributions, okay? Ito po ay paalala lang, hindi po namin yan nakakalimutan, okay? Kung hindi pa po nag-ingay ang mga OFW ay malamang yan po ay tuwang-tuwa na ang mga kurakot dyan sa loob ng PhilHealth at ini-enjoy na po nila ang mga nakulimbat nilang pera. Lalo na po ngayon guys, dapat po masipag, magaling, matalino yung mga auditors. Kasi sa panahon po ng pandemic, syempre tumataas po ngayon yung mga PhilHealth claims galing po sa iba't ibang ospital. So, hindi po natin maiiwasan na doon sa mga claims na yun, doon po nang gagaling yung corruption. Okay? At naniniwala po ako na yung corruption na yan ay hindi yan posibleng gawin ng isa o dalawang tao yan. Kumbaga, syndicated crime na po yan para hindi po mag-ingay. Ang iba ay syempre dapat mabigyan ng grasya. So guys, panoorin po natin ang video na relate, panawagan po ni Speaker Roque at panawagan din ni Senator Bongko patungkol po sa pag-iimbestiga na dyan sa PhilHealth na yan, okay? At kung bago pa po kayo sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ni Payong Kaibigan. Kauna-unahang kaso laban sa pinakamatataas ng opisyalis ng PhilHealth. Ako po ang tumayong nagre-reklamo rito. Ako po ang pangunahing may akda ng Universal Healthcare sa mababang kapulungan. September 17, 2017 pa lamang, ina-approve na po yan on third and final reading sa Kamara. Dahil sa batas po, ang magpapatupad ng batas ay ang PhilHealth. Importante po na yung kakaunti na nga pong salapi galing sa kababayan ay magastos para sa mamamayang Pilipino at hindi po mawala sa korupsyon. Kahapon lang po, inamin po ni Secretary Duque na hindi sapat ang ating pondo para magkaroon ng malawakang implementasyon ng universal healthcare. Hindi po yan ang intensyon natin, ang sinulong natin ng batas. Ang intensyon po natin, lahat ng Pilipino makinabang at alam po natin na dahil sa korupsyon, naubos po ang pera ng PhilHealth. Sa pamamaraan po ng pagsasampa laban sa pinakamatataas na opisyalis ng PhilHealth, ang mensahe pong pinapadala natin, itigil nyo na po ang inyong pagnanakaw sa PhilHealth. Panahon na po na hayaan ninyong makinabang ang Pilipino dito sa batas na isinulong natin ang Universal Healthcare. Sino ba ho ang ating sinampa? Sinampahan ng kaso. Sinampahan po natin dito ang presidente, dating presidente ng PhilHealth, na si Roy Ferrer. Sinampahan din po natin ang lahat na naging miyembro ng PhilHealth Board, kasama po si Ruperto Alerosa, Celestino Maria de la Serna, Eddie Dorotan, Joan Christine Reynan Libandareza, Hilde Hardes C. Dineros, Roberto M. Salvador, Anthony C. Liapchon, Sharib Mercado Grande, Jonathan Mangawang, Laura P. Mangasang, and Perpetual Succor Hospital Cebu. Ano hong kwento rito? Nagkaroon po ng desisyon ang Accreditation Board ng PhilHealth na i-revoke o i-suspend ang accreditation ng Perpetual Succor Hospital sa Cebu dahil napatunayan na nagkaroon ng overstaying patient. Ang ibig sabihin ng overstaying po, pinauuwi na ng doktor, ready to go home, pina-stay pa nila na mas patagal sa ospital para nga makakolekta sa PhilHealth. Itong decision po ito ay nakarating sa Court of Appeals at sinang-ayunan po ng Court of Appeals yung penalty ng 3-month suspension. Binaligtad po ito ni Presidente Roy Ferrer at ng kanyang board at ng kanyang board secretary at yung mga legal ng PhilHealth Board. At dahil po dito, nabayaran po ang Perpetual Succor Hospital. Isasampa po namin yung exact halaga dahil hanggang ngayon hindi pala natin alam kung magkano nawala sa gobyerno, pero according to the PhilHealth dashboard, ang average billing po ng Perpetual Succor Hospital ay 35 million a month. So hindi po bababa sa 100 million ang nawala po sa PhilHealth dahil nga po sa desisyon ni Ferrer at ng board na i-revoke o ibaliktarin yung penalty of suspension na na-uphold na po ng Court of Appeals. Ano pong kasong sinampa natin?
violation of the anti-graft law, causing undue injury to government, and of course, partiality to perpetual support. Nandiyan din po ang usurpation of judicial functions. Kasi binaligtad po nila yung final and executory decision ng Court of Appeals na nagpapataw ng penalty ng suspension of accreditation sa perpetual support. At nandiyan din po siyempre yung grave misconduct, neglect of duty, grave abuse of discretion, and conduct prejudicial to the best interest of the service, kasong administratibo, dahil yung mga abogado po na nasasampa rito, sila pa rin ay naroon sa PhilHealth. At kung hindi po sila masususpende, ang takot ko po, baka yung mga dokumento na kailangan natin para sa iba't iba pang kaso laban sa mga opisyalis ng PhilHealth ay tuluyan ng mawala. Minabuti ko na po na tayong mga pribadong mamamayan ang magsampa. Siguro naman po walang kaduda-duda yung aking standing to sue. Dahil ako naman po ay hindi lang mamamayan, hindi lang ako miyembro ng PhilHealth, ako pa po yung pangunahing may akda ng Universal Healthcare. No? At hindi rin po kami umaasa na yung legal department ng PhilHealth ay makakasampa ng mga kaso na tatayo dahil nakita nga natin yung nangyari sa WellMed. Yan po ay complaint na drafted and prepared by the legal of PhilHealth. Hindi po NBI nag-file doon sa kaso sa WellMed. Yan po ay sinampa ng legal department sa ilalim ni SVP Del Rosario, no, ng PhilHealth. Either kakulangan po ng kakayahan or intention po yung pag-file ng palpak na complaint. Ang tingin ko naging motibo po doon sa maling complaint sa WellMed, pag nasa MTC kasi mawawala ng proteksyon yung whistleblowers. Tingin ko yung mga maitim ang budhi dyan sa PhilHealth, ang nais nila mawala ng proteksyon yung mga taga, yung mga whistleblowers na hindi na kumanta laban sa WellMed. At sa kauna-unahang panahon po, pagkakataon, ibubunyag ko na rin po. Sinabi na po sa akin ni Secretary Maynard kahapon, wala na pong proteksyon sa Witness Protection Program ang dalawang whistleblower, si Edwin at si Rizel. Pero mabuting balita naman po, nakipag-ugnayan rin tayo kahapon, dahil kahapon po dumating sa akin yung masamang balitang yan, dito po sa Ombudsman. Sa ating Ombudsman, Martires, at sinabi naman po niya na although tahimik, siya po yung nag-iimbestiga tungkol dito sa PhilHealth, at kung meron talagang pangangailangan, ang magbibigay ng witness protection kay Edwin at Lizelle ay ang Ombudsman na. Dahil sa Ombudsman law, ay, hari na ba, meron din silang kapangyarihan na magbigay ng witness protection. So yung mga masasamang budhi dyan sa loob ng PhilHealth, neck-neck ninyo. Meron pa rin pong proteksyon ng whistleblowers, kakanta pa rin po sila laban sa inyo, manigas kayo. Nakailang pagdinig na tayo ukol sa mga problema ng PhilHealth, kahit noong hindi pa ako senador ay issue na ito. Enough is enough. I call on the PhilHealth leadership to put a stop to these issues of anomalies within its rank. Paano niyo matutulungan ang mga Pilipinong may sakit na mapagaling kung kayo mismo di niyo kayang pagalingin ang sarili niyong problema sa PhilHealth? Ngayon na nasa isang public health emergency ang bansa, mas lalong hindi natin mapapalampas ang patuloy na problema sa ahensyang dapat naniniguradong may universal healthcare access ang mga Pilipino. Sabi nga nila, especially in times of crisis, every single peso counts. The president has already ordered a probe into these allegations of corruption within PhilHealth. Inatasan na po niya ang Office of the President and Office of the Executive Secretary to investigate. I also fully support the calls for a Senate investigation on this matter. As chair of the Senate Committee on Health and as a co-chair of the Congressional Oversight Committee on the implementation of the Universal Healthcare Law, we have to ensure the prudent use of PhilHealth funds and guarantee that every Filipino gets appropriate, accessible, affordable, and quality health services while being protected from financial burden due to sickness. Pera po ng taong bayan yan, ibalik dapat sa kanila sa pamamagitan ng mabilis, maayos, at maaasahang serbisyong medikal. Ni piso ay hindi dapat manakaw o masayang. Salamat po.